Maraming salamat po sa invitation. Sa hindi pa nakilala, I'm Father Albert Alejo, SJ, school janitor. Ang tawag ko sa akin ay Paring Bird or PB sa text. Salamat po kay Bishop Francis Dela and Monsignor. Tagal na kami magka-barkada sa M. Pero marami pa rin dapat gawin na naman. Okay. Ang sabi ko ngayon dito, dagdagan pa yung trabaho ninyo. Dagdagan pa yung trabaho. Sabi kanina, dami-dami na mga isasaksak sa katekista. Di ba? Meron year of the poor, year of consecrated life, meron pa year of mercy. Dami-dami na mga. Ha? Meron pong year of the family, year of the family. Ang dami-dami. Ang trabaho ko, dagdagan pa isa. Laudato si. Ano ba gagawin ko may ito? Mas malakas sa ito. Testing natin, okay ba? Mamalinaw ba? Testing natin. No? Ayan, nag-recruit na ako ng miyembro para sa bagong grupo, Sipol People. Okay, hindi ako magkapatumpik-tumpik. Gusto kong mag-dire-diretso. Hindi ba sa inyo alam ko na kapag sa meron mo ng Laudato Si, baka repetitious na lang. Pero, I'd like to invite you to go deeper and, if possible, buy. Maintindihan niyo kung bakit. It's worth the investment. $125 na wala akong komisyon dito. Anyway, the title is the Laudato Si, Purihin Ka, Panginoon, on the care of our common home. Siguro, dagdag lang ako, gusto ko magpasalamat sa inyo. Kaya, mahaba itong biyahe ng isin ito, pero gusto ko lang kasi magpasalamat sa mga katekista. Kasi nung elementary ako, grade 1, wala pang grade 4 sa aming public elementary school. In other words, it was just a small primary school. Diyan sa Katangalan, Cubaldo, Bulacan. Bagamat pinanan ako sa Cagayan de Oro, dito ko lang sa Cagayan de Oro, yung may pagkukay, siguro inaalak agam. Ngayon pa ako, lumipat kami sa Bulacan, sa Ubando, kaya doon din mo ako nag-aral, elementary. At nung grade 1 ako, wala pang grade 4. Nung grade 2 at saka alam nagkaroon ng grade 4. Pero maganda doon, may katabing parochial school. Yung mga estudyante ko doon, ang nagpupunta sa amin, nagtuturo. Sa kanila ako natutunan sa kala ng ama, ng anak. Natutunan ko rin yung sa mama ko, pero yung katekismo, doon po natutunan sa mga volunteer katekis na nagtsatsagang pumunta sa amin, napakahirap, public school. Ayun, natandaan ko yung katekista namin, ang pangalan si Lutin. Nung na-ordain ako, wala siya. Hindi na siya makita. So, gusto ko siya pasalamatan. Wala na siya. Ay ngayon, nandito yung mga katekista. Sa inyo na lang ako magpapasalamat. Kasi ho, marami sa mga estudyante nyo, mga tinuturoan ninyo, hindi rin ang mga kapagpasalamat sa inyo. Di ba? So, din na lang ako. Take it forward. Maraming salamat po. Hindi nyo lang mabalayan yun. Nakala nyo, napakasimple lang. Born in the name of the Father and of the Son. Hindi ganyan. Kikita dito. Hindi sa lahat. Yung Our Father, sa Father ng Mama, pagkandang lahat ng Diyos, ganyan. Maraming salamat lang. Maraming salamat. So you may never know the real impact in what you're doing, but you're really building up the foundation of the church.
Kaya kahit nabasa ang papel namin mga pare, pero may mga skandalo kami, ma-ehem. Tumutuloy pa rin yung mga tao, bakit? Eh, napulaan ang ninyo. Buti mga mother, walang skandalo, walang. Sure. Okay, sige po. Diretso na tayo dahil meron lang naman akong 500 slides. Yan, here na. First, dalawa ito, dalawa yung pupuntasan natin. Alam niyo, kadadalaw lang ni Pope Francis. Bakit ba tayo magiging interesado dito sa Laudato Si? Number one, kasi galing ito sa isang papa na interesado sa akin. Cute. Palangitin. Di ba? So, tapos, nagbisita pa sa atin. At ang dala-dala niya ay malasakit. Mercy and compassion. Yes. Tapos, nung natapos na ho, sabi ni Cardinal Tagle, eh, baka naman nakalimutan niyo yung mga mensahe niya. Huwag niyong usayahin. Kaya sabi mo ni Cardinal Tagle, please reflect on papal messages, and that is what he is urging us to do. Okay, next. Ano naman yung sabi ni Pope? Yung first, niya, ang first message niya, unang dating na, reject every form of corruption. Every. Meaning, every corruption at all levels, maliit, malaki, o sa gobyerno ba, o sa media ba, o sa simbahan, o sa eskwelahan. And we can have a whole seminar on that. Next. Bakit? Kasi corruption is a plague that robs and kills. Robs what? From whom? Next. Yun. Kaya pala galit na galit si Po. Meron pa siyang libro on humility to cause corruption. Bakit? Eh, tama yung sinabi. Kung walang corruption. Eh, ang daming mahirap. Hindi ibig sabihin, marami pa rin corrupt. Kahit na ilang daang taon na lang yung evangelize. Sinasabi nga natin sa mga evangelists na ano, the way we evangelize, you know, it doesn't work. You may be busy, I may be running around, but it doesn't work. What do you mean, Father? It doesn't work. It does not work yet for the book. And it is not a political act. Kasi ako, pagpunta ko sa Japan, sabi ko, kumusta naman yung mga lay missionaries, yung Catholics na? Sabi ko, okay naman, Father, alam, hindi ka tuntanong yung mga Hapon. Sabi ko, paano yung tanong nila? Do you want us to become Christians? Yes. Why? Well, so that you will be good. Sabi niya, sabi naman mga Hapon daw, when we look at, when we often go to your property, it's very beautiful, but there's so many poor people. And it's the most Christian country in Asia, and maybe it is also the number one in corruption perception. It doesn't matter. Yung mga kadisismo natin, gusto niya, dami-dami, very poor. Pero ano eh, sabi ni Nipo, konti pa. More pa. Kasi after 400 years, kahit mas maraming dumami at ang mayroon, mas dumami at ang mula, mga graduate pa ng Catholic schools. Hindi na natin ang retreat, magpano-ano. Kasi sabi ni Ipo, ang sukatan, hindi yung dami ng manual, hindi yung dami ng PowerPoint presentation. Kumunti ba yung mahirap? Mahirap yung mga pa. Okay, ano? Trabaho pa. Kulang pa. Ako, pagod na rin. Inaantok na ako. Sabi nga yung father doon, inaantok ko, alam mo, nagsimula? Nagsimula sa pagpasok ko sa seminaryo. Bakit? Doon ako na... Eh, doon ako na doon ako uminom ng kape eh. Di doon ako na una na inaantok. Pero ang punto lang, oh, ay, na ganyan, sige, trabaho pa rin kasi alam pa rin mayroon eh. At sana ang sinasabi ni, ano, ni Pope is, next. Sabi, ano eh, only by becoming poor ourselves, we'll be able to identify with the roots of our brothers and sisters. Sabi niya, next. Eh,
sinas ano talaga yung sinas sa loob ng niya? Yung sana sensitive doon tayo, kahit malayo, yung mga nagihirap. Sige, go. Next. Next. Alam niyo yun, di ba? Ang layo ko niya eh. Sabi niya, sama ako sa gusto ko talaga pumunta doon. Pagdating niya sa Yolanda, sabi niya, sorry, eh, Filipino time. Pero at least, sabi niya. Sabi ni Paul, if you take away the poor from the gospel, we will not understand the whole message of Jesus Christ. Yeah. And apparently, we have not really understood. Or our society has not really understood. Tumataas ang gross development product, 5.7, 6.1, maganyan. Tumataas ang ekonomiya, pero madaming hirap. Ano nangyari? Eh, kasi yung pala, yung kapunting pamilya, pinakamayaman sa Asia. Sa kanila pala nakita yung pagkakas ng pamilya. Hindi na distributed. Kaya alam mo, estudyante natin yan eh. Nabigyan natin yun ng katisismo. Kaya matanong ba ako minsan eh. We say, good news to the poor. Tanong ko, what is good news to the rich? That is also good news to the poor. Sabi ng dalawang bishop na nagtanong ko, that is a good question. Good news to the rich. They should help the poor. Bishop, hindi naman yung news should. Medyo mahirap. What is good news to the rich? That is also good news to the poor. What is good news to the poor? That is also a way of salvation for the rich. We will have to develop a catechesis of that. Anong gagawin mayaman? Na nasa kanya na lahat. Sabi, pamigay mo. Ay, pamigay lang. Kasi sinasabi namin, whatever little that you can afford to donate will be greatly appreciated. Pero, hindi ba listening? Pero pagka sa basketball, go! Give everything! Give to the box! Pero giving to the poor, the little, whatever little, it will be greatly appreciated. Please donate any unneeded, least needed gifts. Sabi ko, siguro naman, sabi niyo po, kapag hindi nasa ito sa mahirap, hindi pa talaga natin naiintindihan. Pero tinatanong din, as mo, sorry, sa mga schools of theology, where is the poor in the theology? In theological method. Patiliway natin. Bira-bira yung nag-translate sa logo. Anyway, next one. Ngayon, ang dinadagdag ko nito, itong Laudato Si, wait a minute. Hindi lang basta poor economically. Meron pang ibang klaseng kahirapan. There is a different, he is calling for a different view that looks at the poor and something else. Ano yun? The environment. Next. Hindi na sabi niya, we can awaken, and probably we should awaken our hearts and move towards an ecological conversion, in which we see the intimate connection between God and all beings, and more readily listen to the cry of the earth and the cry of the poor, because both the earth and the poor are being trampled upon. Pareho. Parehong umaaray ang mga mahirap at saka ang lupa, ang kaligtasan. Aray, sakit na sakit na. Bugbog na bugbog na ang lupa, ang mundo, katulad din ng mga mahirap. Yun ang dinadagdag dito. Yung iba akala, Laudato Si is about the big one. yung big earthquake. Okay, climate change. Yung ba yung cyclical of climate change? Yes, but hindi lang climate change. It's a wisdom in cyclical. You have wisdom when you see connections. And this is the connection that the Pope is asking us to see.
the connection between the cry of the floor and the cry of the earth. Sana makita natin na parehong dumadain, parehong umiiyak, parehong bugbog sa radya ang mamahiram at ang lupa. Bugbog na ang mga ilog dahil sa tinapa natin mga basura. Bugbog na ang mga bundok dahil sa dami ng mga bulldozer na sumagasa. Bugbog na ang hangin. Dahil mo ano nang pollutant na sinalangsak natin dyan. Bugbog na ang hangin. Kaya yun, ang siyaktan ng mamiyami, ang papagitan niya. E tignan mo na lang, kung saan nakatira yung mahirap, doon, pollutant din yung hangin. Ang lalit ng mga bagay siksik na ang klaseng hangin na totoo. Anong klaseng tubig? Kung saan tumatama ay maraming bagyo na maraming nasisiraan, doon sa mga bahay, sa gilid ng dagat. So, sabi nila po, okay, yung ibang aktivista ay pang-ekonomiya lang. Yung iba naman environmentalist, pang-Amazon rainforest lang. Parang ang lahat ng pondo, mapupunta sa Amazon rainforest at lumantan yung mahirap sa syudad. Para bang hindi kailang nakalimutan yung environment sa syudad. Kasi ang inaasikaso po yung pono sa rainforest. Iba naman, pampataas lang ng sweldo o ng kita, social entrepreneurship, income generating projects. Pero wala pa akong nakita po yun. Ako, nagtrabaho ako as director of Archdiocese of Manila Labor Center. Pero wala pa akong nakita ng labor union na nag-rally dahil yung pabrika nila sumusuka ng toxic waste sa ilog. Kasi yan sa kanila, naisip nila, pagkaas lang ang sahod. Masarap sana makita kung mag-rally yung mga manggagawa, hindi dahil sa pagkaas lang ng sweldo, kundi para pigilan yung pabrika nila na sumusuka na lason sa pagkaan. So, siguro, ito yung, kung matumba man ako dito, yun, at least na-abot na natin yung pinaka-sentro. Diba, ano? The book is asking us to be concerned with the poor and concerned with the earth because both are in pain. Both are suffering. And the whole crisis is because of our mindset. And I'll explain to you, part of that was wrong and faulty catechesis. Instead of wrong and faulty catechesis. Yes. Okay, so ngayon, no, dahil nagka-interes na tayo ng konti, interesado naman ngayon. Sundan natin yung chaptering ng Laudato Si. Dalderig, ito yung picture niyan, mga bibili niyo sa St. Paul. Pero yung Word and Life Foundation, meron po silang study version. Okay, next. Ganito ang itsura ng mga populist. Sabi, ang dami na pala. Meron green, meron brown. Yung nag-emphasize sa earth ay brown. Yung nag-emphasize sa mga forest ay green. Pero madalas, sinasama yung mukha ni Pope Francis. Kasi siya talagang kinatawan ng mensahe. Sabi, ang dami na pala publication, hindi pa ako nakahawak dyan. Kanina mapunta ako sa St. Paul, nagpa-consignment tayo ng 30 copies na. Pero kung gusto nyo naman, meron pa doon. Pero I would like to ask you to invest on 125 pesos. Next. Sana makapasahin natin ito at I'll offer a reading course. Next. Overview. Urgent appeal. This introduction provides the context of the encyclical, including how previous papal documents have led to and contributed to this new statement. It summarizes Pope Francis' challenge to seek sustainable and integral development in order to protect our common home. Ang maganda, sinasabi niya, hindi lang ito basta environment, hindi lang ito basta natural resources, it is a common home. Kung ito bahay mo, hindi mo ito tataponan ng maraming mga basura, hindi mo papayagan yung basura ng iba, diyan itatapon sa bahay mo. Di ba? Ngayon, lahat pala, kahit saan ka pumunta, common home. Alam niyo, nalulungkot ako na minsan
Meron lumabas na van, galing sa Catholic school, bumukas ang bintana, bumitaw ang kumustri ang kamay na meron sa aeroport, tapos tinapon. Kasi tingin niya, ito, private home, private car. Outside of this is, bahala na kayo. Hindi eh, it's a common, a public space is a common responsibility, common good. Hindi, wala, yun nun eh. Hindi, iba naman, sabi ko, patatahan natin itong bansa natin. Ang Japan, pinrotekta nila yung panilang magbabata. So, in-import nila yung mga nara natin dito. Kaya nagkaubos ng boss. Yung China, pinaprotekta nila yung Chinese home. Kaya lahat ng mga mina na sila nila, ako nila sa Surigao, Tumigalaw. Eh hindi, ang sinasabi ng Papa, sandali eh. Yung home mo masyadong maliit eh, masyadong makitid. Now, the whole earth is our common home. Everything goes somewhere. Yan ang isang prinsipyo din sa, ano eh, cosmology. Kaya, bawat bagay, may paglalagyan yan. Di ba, no? Itago mo sa bulsa mo, at least nasa bulsa mo, itago mo. Basta hindi po pwedeng mawala yan. Walang nawawala. Pag tinapon mo, nawala sa tingin mo, pero nasa kanyang bako. Eh, yan ang pag-aralan natin, saan mo tinatapon? So, ang ginagamit ko niya, common home, at inspired ko siya kay St. Francis of Assisi, na talagang napaka-romantic. Mayroon na nilalamitan siya ng mga ibon eh. Okay, next. You know yung overview? Doon pala sa overview, maganda na. Tapos, bahagi mo doon sa overview, mamaya, i-detalya natin yan. Yung ano yung mga problema, what is happening to our common home? Okay. May mga pollution, may problema sa biodiversity, at halimbawa na yung tubig. Ngayon, immediately, he goes to the Bible. Sabi nga, ito yung nangyayari mga kalupitan dito sa ano, pollution, etc. Lalo na yung traffic. Bakit? Siguro sa Western, ang isang problema nila, basurahan ng mga kotse. Dito naman sa atin, ayaw itapon yung kahit pinakalumang kotse. Kaya nasa kalsada pa rin, pati yung mga basura. Tumatakbo pa kasi. Doon naman sa West, pag kami kotse ano na, 5 years old na, tinatapon naman nila. Hindi naman nila malam kung saan nila itatapon. Yung Canada, di naman, ilang barkong basura dito sa atin. Hindi pinauwi natin. Ay, hinis na hinis ng kami pa, hindi na ka. Pero pala, hinibig na tayo ngayon, kung gano'n sila na ibang tatapon na. Eh, pero dito nga, sabi, baka pwede natin, ano, balikan, ano ba ang turo ng simbahan? At sinasabi niyo dito, na may pakialam ang mga Kristiyano. Dahil sa Biblia, ang Biblia pa lang, sa mga turo ng simbahan, meron lang sinasabi. So, we are acknowledging the role of science and philosophy. But we are also saying that faith and faith traditions, primarily Catholic faith, but also the whole Christian family, and even in other religions, there are traditions and teachings protecting the environment. But as Christians, we are reminded of our responsibility for creation and are called to reaffirm our commitment to care for the environment. So, mamaya sasabihin niya na, o take note, itong turo tungkol sa kaligtasan, this is already an official portion of the Catholic teachings. Dapat, pag-review natin yung mga ano, ating mga catechesis, dapat meron na talaga dyan, na care of the environment in this way, this systematic way. Next. Ngayon, dito, tinatanong, saan ba nang galing itong ganitong klaseng mentalidad na ang resulta at takot-takot na basura, takot-takot na pollution, at mayroon magigyara na tayo dahil sa tubig. Magigyara na. Hindi sa oil, dahil sa tubig. Sino yung meron na kumukuha ng mas maraming tubig. Pero ang sinasabi dito, ito ang importante. Ang sinasabi niya, yung human roots of ecological crisis is because of anthropocentrism.
Ano ang ito? Anthropos. Ano ang sabi ng anthropo? Tao. Centrism. Centro. Ito. Eh ito, kailangan punuin natin sa katisis mo, ha? Anong problema na bakit ka ganito? Kasi masyadong ginawang sentro ang tao. Look. Follower, pagdating ng tao, dinatang niya yung mga puno, tutulin yung puno, gusto ko na ng tutki. Diba? Para ba, dumating ang tao, para ba lahat para sa tao? Lahat ng nilikha ng mundo para sa tao. Ay yung mga hayop na parang walang silbi. Ay, pagpapatay na yan. O yung mga tanim na hindi nabibenta. Huwag na natin yung pagdadaan. Ang i-develop natin, itatanim lang natin, yung mabenta. Ganyan, no? O nga mo. Eh kasi nga, eh napunta sa sentro ay tao. Marami kayo sa mga ano, sa mga National Geographic, Animal Planet, Discovery Channel. Mapapansin niya, may mga tao dyan na inarikal kayo yung elepante, yung obra, weird naman ito. Pero natutuklasan nila na may iba palang pwedeng kaugnayan sa kahit na yung so-called na pinapangit ng mga nilika. Pag sumisip kayo sa dagat, meron mga isda dyan na itong Diyos, kung siya ako mapaglaro. Hindi na invento yung ganyang itsura ng mukha. Nakagulang. Meron mga penguin na ito pa ka, galing pa niya. Hindi ba, no? Bakit ginawa ng Diyos yan? Hindi, sana lahat katulad ng Adela. Very elegant, monogamous. Hindi, meron mga hayop na hindi proportional ang korte. Sabi mo laki yung pulo, sabi mo laki yung paa. Mawala ka, ano, ito lang ka, tapanunta mo. Pero, eh, misa-misa silang halaga. E para sa mga ibang tao, bala siya ang pagkosentrisan, mahalaga ang hayop kung mapapakinabalan ka. Mahalaga ang puno kung depresyon ka. Kapag mataas ang presyo nito, mga pabibigyan ka ito, o yan, pagkakagawa ka. Yung iba, isin na yan. So, nadagdagan ko ito, lalo na yung dumating ang modernism. Ito kailangan ng konting background. Nung una, medieval period, sabi, medieval period, dumating ang revelation. Dapat, mas priority na ito, mas maganda na ito kaysa doon sa superstition. Di ba na? Halimbawa, sabi ng mga laman, uy, yun, mas maganda mo sa doon. Okay, let's play the spirit of the world. I'm not familiar, change it. Are you here? This is the Baha. Sabi mo, ibalik ang mga ito. Pabalikin! Para matakot siya mga mag-change it. Pero yun nga, dumating yung ano, mga mabibigat ng mga libro, ng mga matatalino. So, tingin natin sa karunungan ng mga dumad, mga tribo, na hindi na kalibro, wala yan. Lalo na, dumating pa yung Biblia, Quran, ito, simple sa. So, lahat ng mga ibang karunungan dyan, taog na nga. And ngayon nga, dumating naman yung modern period na nag-rebelde naman yung mga philosophers. Sabi nila pa, aasa sa revelation, eh yung revelation, pinangahawakan ng mga pangalit, ng mga obispo, na siya na lang ang may tamang interpretasyon. Eh, nakapabasa nito kami. Ganyan, no? Tsaka, kapag revelation, kapag religion,
Meron lang religion, may karunungan lang, yung mga natutunan. Samantala, meron pang ibang batayan, ang pag-isip, yung rason, reason. Sabi nila, pagka reason, if we take reason as the basis, then it is for all human beings. Regardless of whether they heard or not heard the gospel message. Eh, pag United Nations, iba ibang bansa yan, iba ibang religion, pero at least lahat na yan may reason. Sabi nila, reason na tayo. Kahit na merong revelation, we will have to subject revelation according to the analysis of reason. We're not saying revelation is bad or low, but we still have to reason it out. So, sabi nila, with reason, we can develop science. With science, we will develop technology. With technology, we will develop industry. And with industry, we will create all kinds of machines that will be formed into factories, and we will produce more goods, and life will be better. Ano nangyari? Most of the people became workers, like ordinary parts of the machines. So with reason, we can develop law. With the development of law, we will have peace and order. We will have different contracts. And there will be peace. Hitler. Pinaka-rational mo German na magic ni Hitler. Hindi ko tayo mag-August yan. Yung science, technology, na resulta atomic bomb. Muntik na tayo mag-August yan. So, sabi nila, mag-uklabo talaga. Pinalitan natin yung religion, pinalitan natin reason, yung reason naman pala, eh, medyo tagilidin. Depende rin yung research kung merong pera mag-sponsor ng research. So, ano nangyari yun? Ang problema, bilid pa rin tayo sa machines. Di ba? Kaya sabi, yung cellphone mo, balita mo na yan. Bakit? 5110. Pero excellent. Para man, hindi na tayo mabuhay nung walang cellphone. Hindi na tayo mabuhay nung walang TV. O gano'n. So yun ang isang problema daw dito. Kaya nagkataroon ng problema. Dahil sa sinentro natin sa tao at yung tao ay gusto lahat ng pwede niya makuha. Lahat ng gadgets, lahat ng kailangan niya, lahat ng ginto, lahat ng bakal, lahat ng pagkain. Basta ibibili siya sa kanya lang siya. Ang sabi niya, hindi ko pwede. Kaya pala tayo yung kakasira-sira niya. Okay? Sabi, malalim pala itong Laudatus eh. Oh. So, he believes that technology gives those to possess knowledge of such technologies and other economic resources, use them as impressive dominance over the whole of humanity and the entire world. Next. So, may problema tayo sa ecology, sa environment, pero anong solusyon dyan? Hindi basta pagparami ka ng tanim, etc. Yung ibang solusyon, tree planting. Diba? Matama, yun. Pero, yung iba naman, sobrang environmentalist, pinapaalis yung mga duman. Okay, papatayin yung mga taong nag-aalting ng, elepante. Medyo distorted na. Ngayon, ang sinasabi ni Paul, this chapter highlights that nature cannot be regarded as something separate from human beings. Or just simply a mere setting in which we live. Pope Francis believes that we are not facing two separate crises. Social crisis and environmental crisis. He is saying that the two crises are interconnected. The environmental crisis is not just because of climate change. Hindi dahil lang natutunaw yung snow sa Siberia, nagkakaroon ng climate change. Hindi. Kaya nga nag-uusap ang mga bansa na i-cut down natin yung carbon emissions. Kasi, depending ngayon yan sa tao, hindi lang ito dala ng pagbabago ng klima.
nakinalaman kung ano yung estilo ng ating pamamuhay at estilo ng ating mga relasyon sa nangyayari sa kaligtasan. Ito may napalalimin ni Pope Francis. The way we treat each other, especially the poor, has negative or positive effects on the environment. And the way we abuse the environment will definitely result to some effects, negative or positive, on other human beings, especially the poor. Ngayon, kung na-develop yung mentality na ini-isnab mo ang mahirap, at ini-isnab mo rin ang lupa, diyan tayo nagkakaroon ng crisis. Kaya kailangan, ayusin natin ang ating relasyon sa lupa, at sabay mo, inaayos natin ang relasyon sa isa't isa. Yun ang sana mapag-dugtong natin. Next. So, ano ang kailangan niyo? There's need for dialogue and common action. Dito, isang buong chapter tungkol sa dialogue. Katulad sa ibang mga seminars, pinagbibigyan ako, na society needs dialogue, but in our schools, we glorify debate. Ano mo, all over na, Ateneo, champion sa debate. E, sino na pinabang mo? Not even the subject matter, just na. Tinatanong lang, sino na nalo, hindi naman sinabi, ano magandang argument na? Toss coin, pro or con, ba? Toss coin lang. And the problem is we divide that issue into and only two sides, and only one wins. Whereas in dialogue, there is a need for compromise, for third position, for consensus building, for listening to the marginal voices outside of the true protagonists. Eh, problema, pag debate mentality, toss coin, hinatingin sa dalawa lang. But society is not like a coin with only two sides. Society has many, many sides. Kahit sa mining, halimbawa mining, meron mga indigenous people sabi that mountain is sacred to us. Sabihin ng engineer, oh, you can get 1 million tons of water from the water box in 1 year. Sabihin naman ng legal, oh, that's not according to the law. Sabihin naman ng manager, ah, it depends on management. Ano man, paano mo gusto kung iba't ibang lingwahe? Eh ngayon, kung iba't ibang lingwahe, engineering, religious, Catholic teaching, tapos meron pa management, meron legal, sa loob ng isang bansa, e paano pa mag-uusap ng iba't ibang bansa? Kaya sabi ni Pope, nananawagan siya. By the way, inibitari siya ngayon ng US. Joint session. Kaya exciting kung ano sasabihin niya doon. Pero dyan sabi ni Pope, na ngayon may mga international conference, pero sabi niya, mahingi na. Yung mga bansa na sila talaga yung napakaraming basura sa lipunan at sa mundo, ayaw pumirma. Kung sa mga environmental ecological summits, tayo rin ang isi't sa bansa na wati lang naman yung ating carbon emissions, tayo naman yung excited na maging environmentalist. Sinasabi ni Pope, kailangan patindihin natin yung mga pag-uusap nito, magkaroon ng dialogue na seryoso. Pero sa dialogue nito, huwag lang yung puro economics, huwag lang yung puro environment, huwag lang yung puro ozone layer ang pag-usapan. Kaya na pag-usapan din natin yung relasyon sa isa't isa, relasyon sa kababaihan, sa mga pamilya, relasyon sa lupa, relasyon sa Diyos. So dapat yung mga scientist, nakikipag-usap sa catechist. Pero dapat yung catechist, di ba masarin ang mga libro ng scientist? Yung sabi, ay catechist lang ako, wala akong pinanaman niya sa science. Yun ang sinasabi ni Pope, hindi na pwede. Hindi na pwede yung ganyan. Na catechist lang ako, hindi na nga, gaya na kakasira-sira tayo. Dahil sasabihin naman ng iba, ekonomista lang ako, hindi ako madre. Kaya nakikakalabo-labo yung problema natin. Dahil yung mga scientists, hindi nila alam paano ipapasok yung faith dimension. Yung mga katikista naman, hindi alam, oh,
ano pinag-uusapan ng ozone layer, biodiversity. Wala silang pag-alam sa ibang klaseng ulatan, ibang klaseng kawayan. Hindi ka tiyara na lamang. Pero rin ang panawagan ng neurologi ko na hindi, crisis mo, hindi nito basta-basta. Pero marami nito, simplify natin. Hinira mo yung pamangkin mo, pumunta kayo, naman siya kayo sa mall. Maya-maya, nawawala yung pamangkin. Diba? So anong gagawin mo? Siyempre, sige mo, ano suot niya? Saan siya nagpunta? Meron bang bintana, window na gustuhan niya, baka doon bumalik. So, gamit mo yung isip mo. May announcement ko, lalapitan mo, paki-announce nga, nawawala yung pamangkin ko. Yung pala, nakagana yung pamangkin mo, na nawawala yung tita ko. Pero, ibig sabihin, gagamitin mo lahat dahil crisis to. Pag hindi mo nagintay yung pamangkin mo, lagot ka. So, gagamitin mo yung alaala mo, gagamitin mo yung bibig mo, gagamitin mo yung microphone, magtatanong ka sa gwardiya, yung mga hindi mo papansinin mo tao, tatanungin mo. Eh, ngayon, crisis to. Hindi pa pwedeng tanungin mo lang, si Bishop. Hindi mo pwedeng tanungin lang yung scientist. Dapat yung scientist, umuko rin sa harap ng Blessed Sacrament. Ano, minsan-minsan mo lang, no? At makinig sa isa't isa, mag-dialog, mag-usap on the international level, mga local level, and interpersonal level. Lahat tayo dapat mag-usap, pati sa mga ordinaryong mga tao, pati sa mga... Kaya ako, madalas yung tinakwento ko na minsan, naglakad kami patungo sa trigo, tapos, pagkatapos ng walong oras ng biyahe sa bus, balaba, lakad, hiking, ba? Kasi kami sa tribo, mayroong ano, may pagkain sa sahig. Sabi, mag-desert tayo. Bakit? Eh kasi, may pare. Eh, sabi, ano ba tradisyon niyo dito? Sabi ni Dato, makalipay. Ah, kaya. Nung nilinis namin yung lupa, yung madamo, nag-desert kami kay Matala. Nung sinabog namin ng buto, nagpasalamin kami kay Bad Diwata. Nung inamin namin ang mga putas, nagpasalamat din kami kay Manama. Kaya ho, Father, pagdating ng pagkain sa harapan, eh, sagrado na. Ibig sabihin, my God! Alam mo, may tatlo akong MA sa PhD, nagbuka akong tamas. Tawa ako. Ibang gano'n ba na minatutunan ako sa isang tribal leader na nagbuka akong tanga, hindi ko na masayang kila Karan, diba? Diba? Kila Joe Rocks, right? Na bahagi pala yung ipagdata mo, pagbuka ng lupa, bahagi ng pagbibindisyon sa pagkain na ihahain sa iyong harapan. Yung sa pagbubungka pala ng lupa, binibindisyonan ko na yung pagkain magiging bunga ng lupa. Wow! Sabi ko, stupid ako. Minsan nahiyama ako pag restaurant ako. Sabi ba? Oo. Pero ang dami ko palang matututunan sa barbero, sa taxi driver, sa mga magsasakar. Ganun ba? So hindi yung malapit ka sa mahirap, kaya kung tinutuluhan mo sila. Subukan mo nga, punong ka sa mahirap na wala kang dala. Kundi puso na nahihintay ng masaktulan sa kanila. Siguro, yun ang tunay. Yung makapunta ka sa mahirap na handa kang matuto sa kanila. Next. So, kailangan ng dialog at pakikinig sa kahit na sa pinakasimpleng mga tao. Dito may pumapasok, kung ako sa inyo ngayon, sa inyo, baka pwede tayo magbigay grupo-grupo later sa inyo. Pagkakamig natin ng story, itong sa
section, chapter 6, the last chapter. Then ito talaga yung para sa atin, ecological education and spirituality, ecological spirituality. So, ibig sabihin, there's a problem, there's a crisis in society, the earth is crying foul, but the roots of this crisis is in the mindset, in the heart. Sinasabi ko na, ang basura ng lipunan ay nagagaling sa basura ng kalooban. Ibig sabihin, gusto mo na pagbabago sa lipunan sa kapaligiran, hindi na rin magtaling ka ng puno. Hindi na rin magbilis ka ng bagna. Lilinisin mo na yung puso. Lilinisin mo yung relasyon mo sa isa't isa. Lilinisin mo yung relasyon mo sa Diyos. Lilinisin mo yung relasyon mo sa kapwa. Lilinisin mo yung relasyon mo sa kaya ko napaka-basic, napaka-halaga ng pagtuturo sa katesismo. Kasi dito magagaling yung ating pundasyon sa mga pagbabago. Halimbawa, pinilit po, check ang tenders, matatayin sa puno. Tinanim lang, hindi na alam ko sa ating Lord, hindi ko lang yung silbi. Okay, ano, tapos ilagunan, iniwan. Hindi na niya alam kung tumutubuhay yung sige. Hindi na ibabalikan nila. Pakipulado yung puso.